Ano kaya ang pakiramdam pag di ka nakaligo ng 3 days, 5 days, o di kaya 10 days, o di kaya isang buwan? Isang buwan, hindi naliligo? Ano kaya pakiramdam nun? Yan ang alamin natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, make sure ulit na nakasubscribe ka na, i-hit ang like at notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Ang pagligo ay karaniwang ginagawa natin sa araw-araw, kada umaga bago pumasok sa trabaho o papasok sa school, kada gabi bago matulog. Meron ding pagkatapos ng mga activities gaya ng paglalaro ng basketball o pagkatapos mag-gym. Ang tanong, paano kung di ka naligo na isang buwan? Anong mangyayari sa iyo? Bago natin sagutin ang tanong na yan, ay ikikwento ko muna sa inyo ang isang lalaki na hindi naliligo sa loob ng 65 years. Totoo ba ito? Oo, totoo ito mga kapatid. Ang lalaking ito ay nagngangalang si Amo Haji, 85 years old, na taga Iran. Ayon sa kanya, 65 years na daw siyang hindi naliligo dahil nung bata pa lamang daw siya ay meron daw siyang problema emotionally kaya nagiging ganito ang kanyang nakalakyang pamumuhay. Makikita mo sa kanyang katawan na puro putik at tila may mga kaliskis na ang balat nito. May mga grupo ng kalalakihan na nag-offer sa kanya na maligo na libre sa kanilang bahay. Ngunit tinanggihan niya ito at dali-dali siyang tumakbo palayo dahil ayon sa kanya ay nahihilo daw siya na kapag nakaamoy siya ng sabon at shampoo. May mga tao din na naawa sa kanya at ginawan siya ng isang maliit na bahay na gawa sa hollow blocks para may masilungan siya at tinanggap niya naman ito. Pero para kay Haji ay mas pipiliin niyang matulog sa hinuhukay na lupa dahil para sa kanya ay ramdam niya at naunawaan niya ang takbo ng ating kalikasan. Pagdating naman sa pagkain ay ayaw niya ng mga sariwang pagkain dahil ang gusto niya ay ang mga karne ng mga hayop na nabubulok, lalo na ang karne ng porcupine. At ito pa, kung paano siya uminom. Gamit ang isang luma at kinakalawang na lagayan ay dyan niya nilalagay ang tubig na galing sa ilog o sapa. 5 litro kada araw ang iniinom nito at gaya ng karamihan ng tao, siya rin ay nigarilyo. Yun nga lang ay hindi gaya ng karamihan na isang stick lang ang kayang sindihan. Kay Amo Haji kasi ay 5 stick ang sabay-sabay na sinisindihan nito. At kapag di pa siya kontento, ay meron pang isang malaking tabako na pinapalamanan niya ng mga dumi ng hayop. Ganun katindi ang taong ito pagdating sa patatagan ng katawan. Ngayon, punta naman tayo sa ating main topic na, paano kung di ka naliligo ng isang buwan? Alam ko natatawa kayo sa tanong na ito dahil obvious naman ang sagot dito. So paano nga kung sakaling di ka naliligo ng isang buwan? Ganito ang mangyayari niyan mga kapatid. Sa unang 3 araw, ang balat mo ay magda-dry at ang iyong buhok ay lalagkit na. Sa 5 araw, ay mararamdaman ng katabi mo na ikaw ay mabaho na dahil sa bakterya na kumakapit sa katawan mo. At pagdating ng 10 araw, ay mararamdaman mo na ang paglagkit ng iyong katawan sa kilikili, sa singit, maging sa ulo mo ay mararamdaman mo ang kati ng iyong anit na kapag kinamot mo ay may makukuha kang isang bagay na kulay puti na sumisiksik pa sa iyong kuko. Lilipas ang mga araw, mapapansin mo ang mga taong malapit sa iyo ay iniiwasan ka at kapag makasalubong mo sila ay magtatakbuhan sila na parang nakakita sila ng multo. Di mo magagawa ang mga bagay na karaniwang ginagawa mo nung ikaw ay naliligo pa, gaya ng paglalaro ng basketball, pakipag-usap sa mga tropa mo, at maging sa pamilya mo ay iiwasan ka na rin, lalo na kapag ito ay kainan na. Hay, ang saklap, di ba? At kapag naliligo ka na pagkatapos ng isang buwan, ay huwag ka munang lumapit sa mga kakilala mo. Akala mo ba ay mawawala na agad ang mabahong amoy sa iyong katawan? Nagkakamali ka dyan kapatid, dahil meron pa rin niyang natitirang amoy sa iyong katawan na bakterya na kailangan ng maraming paligo at maraming sabon para tuluyan matanggal iyan. Ikaw, gusto mo bang hindi maligo ng isang buwan? Comment mo naman dyan sa comment section para ma-shoutout kita sa aking next video.